ito ang it's already 2 o'clock, 2:21 ng madaling araw, March 16, Monday. Ito yung sitwasyon ngayon sa Timog. Nag-crave kasi ako ng Samyang noodles at merong Korean house na 24 hours papuntang Delta. At ito ang sitwasyon ngayon sa Timog. It's like a ghost town. Usually, kapag ganitong oras, madaming tapang tao dito sa Timog. But because of this virus, nagmisto lang parang ghost town ang kabuuan ng Timog. At ngayon ay nasa Tomas Marathon na tayo. You see, isang motor lang, parang feeling ko grab food pa to. Grab food. Malamang siguro na nagutom din ng na nag-order sa kanya. And you see, isang sasakyan pa lang ang nasasalubong natin. At yun, pangalawa, that's taxi. Sa kahabaan ng Tomas Morato, wala nang tao sa labas. Ni isa, wala nang tao talaga. Ito ang nagawa ng virus na ito ngayong taong 2020. Ito ang pangatlong sasakyan na nasa lubong. Ito ang grab food na nasa lubong namin, na kasama namin. Of course ako, may dala akong alcohol. Pagkapasok ko sa kotse, automatic nag-alcohol na ako kasi nakakatakot. But just the same, why I did this is because I also wanted to see what's happening outside ganitong oras. Ito yung pang-apat na sasakyan na nasa lubong namin. Of course, itong bandang kanan, mga delivery trucks ang mga to. Ayun, isang tao ay nasa lubong na may nadaanan ka akong isang tao. Ito, pakaliwa na ako ng E. Rodriguez. It's still the same. It's like a ghost town, nakakatakot. Parang hindi mo ma-imagine na it is happening dito sa Metro Manila. Ay, nakakilabot actually. Ito, finally medyo madami-dami ng mga sasakyan. Although itong daming ito, konti pa rin ito as compared sa dating sitwasyon ng Maynila, ng Timog, Tomas Marato at E. Rodriguez in particular. So there, dito ngayon wala na talagang katao-tao. Finally, may isang taong naglalakad. Ito, meron taong isa. Parang guardia lang yata sa bus company ng DLTV. And finally, pakanan na ako ng bahay. Nakita ko ang kabuuan ng daanan.
about the park. Ay, buhay. Ibang klase. Tingnan nyo. Nakakalungkot that this is happening. Ito na. Nakakalungkot na nangyari ito sa history ng Pilipinas. History ng mundo in particular. Kaya, let's continue praying na ang lahat ng ito ay dadaan lang. Hindi ko alam, kahit makasalanan tayo, I know things are happening for a beautiful reason. I'll see you again. Bye-bye.